Abanata 12:17. Ang matahimik at magandang mukha ni Tekie Zakwe ay nanatiling tahimik at walang pakialam, walang bakas ng takot. Tekie, totoo ba ang sinabi niya? Tanong ni Lacan Yiga, ibinaling ang tingin sa kanya. Marahang tumango si Tekie. Ang kanyang mga aksyon ay nagsalita para sa kanilang sarili. Kinilala niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ang tanga mo. Sumabog sa galit si Lacan, at nagmula sa kanya ang isang kakilakilabot na kapangyarihan sa pag-iisip. Ang kanyang pinakawala na kapangyarihan sa pag-iisip ay napalitan ng isang sinag ng liwanag, tumagos sa dibdib ni Tekie, na naging sanhi ng pagtilamsik ng dugo sa kalangitan. Sa nakapikit na mga mata, napaatras si Tekie na hindi nagtangkang lumaban. Ang kapangyarihan ni Lacan ay hindi may kakaila, at ang mahigpit na panuntunan ng Oracle Palace ay bumabalot sa kanya. Sinaway ni Tekie ang orakulo, isang gawang katulad ng pagtataksil, at nilayo ni Lacan na wakasan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng malakas na pag-ataking iyon. Lord Lacan, anong nangyari? Agad namang dumating si Zoran Quelle. Lord Zoran, tinulungan ni Tekie ang iyong Divine Lord sa pagtakas at hinadlangan ako. Medyo matagal niya akong pinigilan, paliwanag ni Hugh Huyasbeck. Sumama din sa kanila si Ferhat Labeco, na saksihan si Tekie na nakahiga sa damuhan, na nagdulot ng pagkabigla at galit sa loob niya. Isa pang hindi inaasahang pangyayari ang naganap ngayong araw. Iniimbitahan ng Oracle ang Young Divine Lord pabalik sa Oracle Palace. Mariing deklare ni Lacan. Kahit ako ay hindi nang ahas na sumuwi sa utos ng orakulo. Saan ka nakakuha ng lakas ng loob na suwen ito? Ang mga inapo ng mga makasalanan ay mahirap baguhin. Si Tekie, na malubhang nasugatan at nasa bingit ng kamatayan, mahinang nagtanong, ang supling ng mga makasalanan. Parang tatay mo, na nanatiling malamig at walang emosyon ang mga mata ni Lacan. Sa bandang huli, siya ay nagpakilalang Diyos, isang banal na pari sa mga Diyos, pangalawa lamang sa dakilang banal na pari na si Habir Rambau. Ipinikit ni Tekie ang kanyang mga mata at mahinang sinabi, iniinsulto ni Habir Rambau ang aking ina at naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ang aking ama, na puno ng puot, ay nagtanong kung ang Oracle Palace ay tunay na itinataguyod ang liwanag ng katotohanan. Gayunpaman, itinuring mo siyang taksil at nagpadala ng 5 divine priest para wakasan ang kanyang buhay. Ito ang tinatawag na inapo ng makasalanan na binanggit ng Oracle Palace. Kung tungkol sa pagkakasala, iba-iba ang mga opinyon. Lumakas ang hangarin ng pagpatay ni Lacan habang inaalala ang nakaraan. Itinaas niya ang kanyang kamay, summoning a sharp earth spear na tumagos sa tiyan ni Tekie, halos kumitil sa kanyang buhay. Yumuko si Ferhat at lumingon kay Lacan. Lord Lacan, huminahon ka. Dahil gusto ng Young Divine Lord na umalis, natatakot ako na hindi siya mapipigilan ni Hyuho at ng iba pa. Kung hindi dahil sa kanya, madali kong pinigil ang Young Divine Lord. Inilipat ni Hyuho ang sisi kay Tekie. Nag-alinlangan si Zoran. Si Lord Lacan, Tekie at ang Young Divine Lord ay nagbabahagi ng koneksyon. Tinulungan niya ang batang banal na Panginoon dahil sa kabaitan. Ang pagpatay sa kanya ay magpapalalim lamang ng sama ng loob sa Young Divine Lord. Panginoon Lacan, mangyaring isaalang-alang kung ano ang may higit na kahalagahan, udyok ni Zoran, ang kanyang mga salita ay may malaking bigat. Pinadali ni Tekie ang pagtakas ni Blake Darby. Ang pagpatay sa kanya ay nangangahulugan ng paghihiganti. Naisip ba talaga ito ni Lacan sa kanyang galit? Kung nakaligtas si Tekie, maaari pa rin niyang subukang hikayatin si Blake sa hinaharap. Ang pagpatay sa kanya ay magpapalaki lamang ng puot. Nawala ang galit ni Lacan, nanumbalik ang katahimikan. Sinulyapan niya si Tekie, malamig na nagsalita, ang Oracle Palace ay may mga patakaran na ipinasa sa loob ng millennia. Ang lahat ay dapat sumunod sa kanila. Ang mga alituntunin ng ninuno ay masagrado. Ang batang banal na Panginoon ay may malaya at walang disiplina na personalidad. Bata pa siya at kaya niyang kumbansihin. Gayunpaman, ang pagsuway sa orakulo ay panliligaw sa kamatayan. Kung isa sa alang-alang ang kanyang kaugnayan sa batang banal na Panginoon, maaari siyang maligtas sa parusang kamatayan, ngunit naghihintay ang kaparusahan.
Dalhin siya pabalik sa Oracle Palace at ikulong siya sa Forbidden Sea. Hinding-hindi siya mapapatawad. Bumaantong hininga si Lacan. Sa huli, pinigilan niya ang pagkitaw sa buhay nito. Manggahas ba siyang gumawa ng isang kalaban mula sa isang taong bihasa sa martial arts at may kakayahang ipatawag ang martial arts na pinalayas na walang kamatayan? Agad na nailigtas si Tekiya, kasama ni Ferhat ang pagbibigay ng spirit pill upang mapanatili ang kanyang buhay. Pagkatapos ay umalis na ang grupo. Para naman kay Blake, na natiling hindi alam ang kanyang kinaroroonan. Ang patuloy na pagtugi sa puntong ito ay malamang na walang resulta. Matagal na sana silang nawala. Samantala, 10,000 milya ang layo, sa 14 na sinaunang lungsod, ang buhay ay natuloy gaya ng dati. Matatagpuan sa timog ng mga guho, ang pakikipagtagpo sa mga lokal ay isang bihirang pangyayari. Gayunpaman, ang isang 8 antas na Phoenix ay tuloy-tuloy na lumapit sa sinaunang lungsod na nagpasindek sa lahat ng mga martial artist. Ang potensyal na banta ng isang 8 antas na espiritong hayop na umaatake sa sinaunang lungsod ay hindi maaaring baliwalain. Ang isang matinding labanan ay maaaring magdulot ng kalituhan na posibleng magwasak sa kalahati ng lungsod. 10,000 maharlikang gwardya ang nagtipon at umakyat sa pader ng lungsod. Bastos! Si Tatum Munoz, ang Royal Guard Commander, ay nagpakawala ng pinnacle level pressure at sumigaw. Hawak ang espada, naglabas siya ng makapangyarihang hangarin sa pagpatay, tinitiyak na ang 8 antas na espiritong hayop ay nananatili sa distansya nito. Ang 5 kulay na Phoenix ay nagpatuloy sa kanyang huni, halatang gama ng loob nang makita si Tatum. Sa kabila ng lakas ni Tatum, malampasan kaya niya si Lacan at ang iba pa. Commander Munoz, kailangan mo ba ng tulong? Si Skylar Darby, na nakasuot ng ghost mask, ay mabilis na umakyat sa pader ng lungsod. Kumunat ang noo niya sa pag-aalala. Kaya ko na, sagot ni Tatum. Dahil alam niya si Juno Haynes at ang iba pang pinakamataas na tuktok, alam niyang maaari silang makialam kung kinakailangan. Nang makita ang malayong 5 kulay na Phoenix, namangha si Tatum. May tao sa Phoenix. Kapatid ko yun. Si Skylar Darby, na kinikilala ang pamilyar na aura kahit sa malayo, ay kinumpirma ang presensya ni Blake. Stay your hand, mabilis na utos ni Tatum. Habang ang 5 kulay na Phoenix ay umaaligid sa itaas ng lungsod, 2 individual at 1 unggoy ang bumaba mula rito. Si Blake ay humakbang sa himpapawid at bumaba, nabanihag ang mga nanonood sa lungsod. Mahigit sa 90% ng mga martial artist ng lungsod ay hindi pamilyar kay Blake, ngunit bumalik siya sa isang 8 antas na Phoenix. Ang pagsakay sa isang napakeringgal na hayop ay nagtanong tungkol sa kanyang lakas. Phoenix, bumalik ka, mahinang utos ni Blake. Umikot ang Phoenix bago tuluyang lumipad, na kinikilalang ang lugar nito ay nasa ilang, hindi ang lungsod. Si Luke Yates ay nagsuot ng hitsura ng pagkabigo, na nagplano na gumawa ng sopas mula sa 8 antas ng Phoenix sa kanilang pagbabalik sa lungsod. Ito ay kakaiba na Blake ay maaaring utusan ang hayop sa ganoong paraan. Pagbati, Young Master. Magalang na yumuko si Tatum. Kuya, nasaan na kayo ni Luke? It's been half a year since I last heard from you, tanong ni Skylar na humakbang palayo. Bago pa makapagsalita ang maliit na hanggal, idiniin ni Blake ang kanyang ulo, senyales na tumahimik siya. Ang ilang mga bagay ay hindi inilaan para sa kaalaman ng publiko. Mag-uusap tayo mamaya, nakangiting sabi ni Blake. Narating mo na ba ang Ascendant Pinnacle Realm? Pupunta doon si Jonah at ang iba pa. Malapit nang marating ni Colton ang walang katulad na rurok na kaharian, sagot ni Skylar. Sinamahan ni Blake ang kanyang kapatid pabalik sa Yanagi Residence sa sinaunang lungsod. Ang bahay ay hindi mataong ngayon, na maraming nakatira sa ilang. Si Colton Jansky at Luther Carden ay nasa bahay, ang huli ay nagbabasa sa pavilion, at ang una ay nagpahayag ng pagnanais na lumabas at maglaro. Sa kawalan ni Blake, kinuha ni Luther ang kanyang sarili na bantayan si Colton, na pumipigil sa anumang posibleng problema. Sa pag-uwi ni Blake, masayang yamakap si Colton sa kanyang mga bisig. Blake,
Look, bumalik ka na. Namiss kita ng sobra. Kabanata 12:18. Dalhan kita ng maraming masasarap na pagkain. Ang maliit na hanggal ay naglabas ng isang malaking tumpok ng mga espiritong damo at mga bunga ng espirito mula sa walang laman na supot sa kanyang baywang. Karamihan ay may mga espiritong prutas na parang pipino, ang uri na kadalasang kinakain ni Luke Yates kapag gutom, na tinatrato ang daang taong gulang na espiritong prutas na ito na parang espiritong bato. Ang dalawang magkapatid ay hindi nagkukulang ng mga espiritong kristal na bulaklak sa maliit na banal na lungsod. Nanlaki ang mga mata ni Colton Jansky habang nakatingin sa kanila. Luke, may pagdududang tanong niya, may ninakawan ka ba? Hindi, nagpunta kami sa maliit na banal na lungsod ng mga aborigine. Ang saya talaga doon. Isinalaysay ni Luke ang mga pangyayari sa maliit na banal na lungsod na may maamo na mukha, na pinigilan lamang ng mahigpit na pamamahalan ni Blake. Si Little Fool at Colton, ang dalawang malalaking kalamidad, ay magkasamang muli. Nang bumalik sila sa sinaunang lungsod, pinayagan ni Blake si Luke na lumabas at maglaro. Ang may-ari ng lungsod na ito ay ang Old Devil Yanagi. Kahit na ano, si Luke ay estudyante ni Old Devil Yanagi. Sinong maglalakas loob na ay bully si Luke? Ano ang nangyayari sa labas ng mundo sa nakalipas na 6 na buwan? Mahinang tanong ni Blake habang nakatingin kay Luther Carden na nakaupo sa wheelchair. Ang 10 dakilang nakatagong dakila ay dumating sa South Pole kalahating taon na ang nakalipas. Isinantibi ni Luther ang sinaunang aklat at mahinang nagsalita, ang Martial Emperor ay nasa pag-iisa. Si Heather ang namamahala sa makalangit na espada. Tinutulungan ni Grand Secretary Lowe ang gobyerno. Tinutulungan siya ni Kieron Normand at Sawyer Quayle. Sila ang nangangalaga sa 23 probinsya. Ang 4 na pangunahing entity sa bansa ay medyo hindi mapakali. Tahimik na dagdag ni Luther. Natural lang para sa 4 na pangunahing entity na hindi mapalagay. Ang mga kakilakilabot na individual mula sa Northern Army ay sumunod lahat kay Blake sa South Pole, kabilang ang mga deputy commander ng Northern Army at ang 10 teniente commander bukod sa iba pa. Sa mga anak ng Northern Army na ngayon ay nasa 14 na sinaunang lungsod, magiging kakaiba kung ang mga magsasaka mula sa 4 na pangunahing entity ay kontento sa labas ng mundo. Ang Northern King, ang nagbabantang-banta sa kanilang mga ulo, ay pumunta sa South Pole, iniwan si Heather Sage at ang makalangit na espada na mag-isa na maghari sa Handsworth. Dahil dalaga pa si Heather, naging hamon para sa kanya na makuha ang tiwala ng mga martial artist mula sa 4 na pangunahing entity. Si Heather ay anak ng sining sibil, mahinahong sabi ni Blake. Hawak niya ang makalangit na espada at may pananagutan sa pagpapanatili ng kapayapaan sa mundo habang namumuno sa korte. Gusto mo bang bumalik? Tanong ni Luther. Magpadala ng lihim na utos kay Dominic Lowe, mahinahong tugon ni Blake. Bago ako bumalik, kung makita ko ang alinman sa 4 na malalaking entidad na martial artist na hindi gumagalang kay Handsworth at sumuwi sa mga utos ng kabisera, huhugasan ko ang 23 probinsya ng dugo at lansagin ang mga pundasyon ng mga makapangyarihang pamilya, mga aristokratikong pamilya, at mga sekta. Ang walang malasakit na mga salita ni Blake ay nagpahiwatig na hindi na niya nais na gumastos ng labis na pagsisikap sa 4 na pangunahing mga nilalang na nagsasaka. Kung patuloy silang gagawa ng mga galaw, personal siyang makialam, na haantong sa pagkamatay ng maraming martial artist. Nagpatuloy si Luther. Nang dumating ka sa South Pole, ang daang bansa ay nakatuon lahat ng kanilang atensyon sa panig na ito ng mundo. Wala ng friction sa border defense line. 3 buwan na ang nakalilipas, nagpadala ang Delta Empire ng 1 pangunahing figure upang palihim na bisitahin ang kabisera sa pagtatangkang ayusin ang mga relasyon. Si Luther, nabihasa sa mga gawain sa labas ng mundo, ay nagbahagi ng impormasyon habang sila ay nag-uusap. Kahit na siya ay nasa mga guho ng South Pole, pinanatili pa rin niya ang detalyadong kaalaman sa mga kaganapang nangyayari sa kabila. Sa mataong 14 na sinaunang lungsod, sa gitna ng araw-araw na pagpasok at pagpunta ng mga martial artist, walang alinlangan na nagtatrabaho ang mga nakatagong ahente mula sa Northern Army.
Habang ipinagpatuloy ni na Blake at Luther ang kanilang pag-uusap, tahimik na dumating sa pavilion sa maliit na patio ang nakaberdeng si Old Devil Yanagi. Nakaupo sa isang wheelchair, bahagyang ibinaba ni Luther ang kanyang ulo habang siya ay mahinang tumawag, "Guru! Guru!" Lumingon din si Blake at bumati. "Nagkaroon ka na ba ng sapat na kasiyahan sa maliit na banal na lungsod?" Mahinang tanong ni Finley Yanagi. "Nagbalik ako ng ilang mga bagay." Hindi bumalik si Blake na walang dala. Nakakuha siya ng 100-800 taong gulang na mga espiritong damo, isang malaking tumpok ng mga kristal na espirito, at pinakamataas na grado at transcendent grade na blood clotting pills, mga item na may kakayahang mabilis na palakasin ang lakas ng isang martial artist. "Sinabi sa iyo na huwag gumamit ng martial arts na pinalayas ng walang kamatayan," mahinang sabi ni Finley. "Ngayong alam na nila ang iyong pag-iral at na pinagkadalubhasaan mo ang martial arts na pinalayas ng walang kamatayan, hindi ito magandang bagay para sa sinaunang lungsod. Guru, nag-aalala ka ba sa Oracle Palace?" Naningkit ang mga mata ni Blake, naramdaman ang pag-aalala ni Finley. "Ang pinagmula ng Oracle Palace ay nasa Handsworth." Direktang inamin ni Finley, na nagudyok kay Blake na mag-isip tungkol sa koneksyon. "Ang Oracle Palace ay nagmula sa Handsworth, at mayroon ding mga inapo ng sinaunang Handsworth sa mga guho. Ang mga guho ay masalimuot na nauugnay sa Handsworth." Walang itinago si Finley, malinaw na sinabi, "Ang Oracle Palace ay itinatag 4,000 taon na ang nakakaraan sa panahon ng Cinder Dynasty. Ito ay isang panahon ng martial arts civilization's peak. Pagkatapos ng mga kasunod na pagbabago, ang martial arts ay unti-unting nawala sa kasaysayan. Pagkatapos ay sinimula ng unang emperador ang sinaunang landas ng martial arts, na nagtapos sa humihinang panahon ng martial arts sa labas ng mundo. Isang grupo ng mga nakaligtas ang umatras sa South Pole, ngunit walang makasaysayang record ng unang emperador na gustong lipulin ang mga teokratikong martial arts practitioner noong kabataan niya. Layunin niyang lipulin ang mga martial artist na sumasamba sa supremacy of theocracy. Kaya naman pinatay niya ang daan dito para tuluyang sirain ang ugat ng martial arts. Gayunpaman, ang mga guho ng South Pole ay umiral na sa panahong iyon, at mula noon, ang pag-iral ng South Pole ay kilala na sa labas ng mundo." Ibinahagi ni Finley ang kanyang nalalaman na nagbibigay liwanag sa mga misteryong nakapalibot sa mga guho. "Ang Oracle Palace, isang pagpapatuloy ng martial arts civilization, ay nakaranas ng parehong kasaganaan at pagbaba. Sa paglipas ng mga taon, ang mga martial artist ay muling sumikat sa iba't ibang mga guho, at ang martial arts legacy ay nagpatuloy hanggang ngayon. Hindi nakakagulat na ang Oracle Palace ay palaging nagnanais na bumalik sa labas ng mundo sa pamamagitan ng tansong pinto," mahinang sabi ni Blake. "Kahit na manirahan sa mga guho sa loob ng libu-libong taon, sila ay nasa labas pa rin." Ang pagbisita ni Finley sa Blake ay hindi lamang para sa talakayang ito. "May nangyari sa tirahan ni Darby. Bumalik ka lang. Hindi ba kayo na-inform ni Skyler?" Malumanay niyang tanong. "May nangyari sa Darby Residence. Skyler." Naging mabangis ang mga mata ni Blake sa pagtawag niya. Kalmadong lumapit si Skyler. "Ano ang nangyari sa tirahan ng Darby?" Apurahang tanong ni Blake. 3 buwan na ang nakararaan, nakarating ang balita sa tirahan ng Darby na ang buhay ng iyong lolo ay nakabitin sa isang hibla. Si Lowell ay personal na sumugod sa 16 na pagkawasak, at ngayon ay pinangangasiwaan ni Sapphire ang tirahan ng Darby, ipinaliwanag ni Finley ang mga kamakailang kaganapan. Habang isinalaysay ni Finley ang mga pangyayari sa nakalipas na daang taon, nagpakita si Skyler ng hindi inaasahang detachment sa mga bagay na ito. Para sa kanya, hindi niya tahanan ang tirahan ng Darby sa South Pole, at ang presensya ni Karen Jo ay nagdulot ng malalim na pakiramdam ng pagtanggi sa tirahan ng Darby. "Bakit hindi mo tinutulungan si Sapphire?" tanong ni Blake sa nakababatang kapatid. "Maaari ko siyang tulungan. Si Sapphire ay ang aking nakababatang kapatid na babae, at si Javen ay ang aking nakababatang kapatid na lalaki. Kung may manggahas na saktan sila, bubunutin ko ang aking espada at lalaban hanggang sa kamatayan. Gayunpaman, wala akong koneksyon sa paninirahan ng Darby," diretsong tugon ni Skyler.
Wala siyang pakialam sa tirahan ni Darby. Kalmadong idinagdag ni Finley, bago tumungo si Lowell sa 16 na guho, inayos niya ang isang tao na ipaalam sa iyo ang tungkol sa gulo sa tirahan ng Darby. Inutusan kanyang bumalik at pangasiwaan ang sitwasyon. Kung hindi siya babalik, ikaw ang mamumuno sa tirahan ng Darby. Nadurog ang puso ni Blake. Naramdaman niya na may makabuluhang nangyari sa tirahan ni Darby. Parang testamento ang sinabi ni Lowell Darby. Ang kanyang lolo, si Graham Darby, sa 16 na pagkasira, ay tiyak na nahaharap sa matinding panganib.